Ang sunog ay isa sa maaaring idulot ng isang matinding lindol. Kaya mahalagang malaman ang mga impormasyon at tamang paggamit ng fire extinguisher. Isang mahalagang gamit upang mapula ang isa sa pinakamapanganib na epekto dulot ng lindol. Mahalagang magkaroon ng tamang kaalaman sa paggamit ng fire extinguisher dahil maaari itong makaligtas ng maraming buhay. Ito ang ginagamit sa pag-apula na nagsisimulang apoy habang rumiresponde pa lang ang mga bumbero. Meron tayong tatlong pangunahing uri ng fire extinguisher. Una, ang dry chemical or kadalasan kulay pula, monoammonium phosphate ang laman nito. Mabisa siyang gamitin sa class ABC fire or light combustible material, yung mga solid na nagsisimulang sunog pa lang. Pangalawa, ang kulay green or HCFC 123 hydrochlorofluorocarbon 123. Mabisa itong gamitin sa mga electrical equipment nagsimulang umapoy. And then, meron tayong kulay blue, AFFF aqueous film forming foam. Mabisa itong gamitin sa mga nasusunog na gasolina, pintura o anumang liquid chemical na nasusunog. Mahalagang malaman ang parts and function ng fire extinguisher. Ito ang safety pin. Ito ang nagsisilbing lock ng fire extinguisher. Discharge hose at discharge nozzle. Cylinder tank. Dito nakalagay ang chemical content at pressure ng fire extinguisher. Pressure gauge. Dito natin malalaman kung nasa tamang pressure ang fire extinguisher natin at kung pwede natin siyang gamitin. Kapag ang needle pointer nito ay nakatapat sa 12 o'clock or sa kulay green, ibig sabihin nasa tamang pressure siya. Handle. Ang tamang pag-handle ng fire extinguisher ay sa ilalim. At ang nasa ibabaw naman, ang discharge lever. Ito yung pinipiga natin o kinakalabit natin kapag gagamitin natin ng fire extinguisher. Label. Dito natin malalaman kung anong klase ng fire extinguisher ang gagamitin natin. Dito nakalagay ang mga importanteng detalye upang malaman natin kung para saan siya. Ang FAST method ay isang acronym na dapat tandaan upang mapadali ang paggamit ng fire extinguisher. PASS. P stands for pull the pin out, A, aim the nozzle at the base of the fire, and then yung S, squeeze the lever, and then yung the last S is sweep from side to side. Tandaan, paggamit kayo ng fire extinguisher sa indoor, siguraduhing malapit kayo sa exit para in case na mag-malfunction or maubusan kayo ng fire extinguisher, madali kayong makakalabas at hindi kayong matatrap sa loob ng isang establishmentong nasusunog. Kapag outdoor naman, consider natin ang wind direction. Sundan lang natin kung saan papunta ang usok at doon kayo bubuga upang hindi bumalik sa inyo ang chemical nito. Ang tamang kaalaman ay kahandaan. Kaya mahalagang impormasyon ay laging tandaan.